Mga taxpayer kong minamahal, inaalay ko po itong aking lecture sa mga realtor. Oh, mga professional ho yan. Kinakamusta ko si Noel Kabangbang at yung napakadaming realtors na kilala natin. Ito ho'y nasagap nating mga balibalita. Siyempre, kung may usok, eh di may sunog. Abangan ho ninyo ang komprehensibong pag-audit ng Bureau of Internal Revenue sa inyong mga realtors. Maghanda kayo mga realtors kasi kayo ang susunod. Siyempre, pagkasunod ang realtors, kasunod din po yung mga ahente ng realtors. Ayan. Pag-usapan ho natin yan mga ka-taxpayer kong mahal. At sa susunod hong video, ipakikita ko rin sa inyo yung plano ng BIR para sa mga flippers at land buyers ng mga flippers na ito. Umpisahan ho natin dun sa sinasabi ko sa inyong realtors. Ano ba nangyayari? Ano na ba na-discover ng BIR sa realtors? Paliwanag ko lang sa inyo mga ka-taxpayer kong minamahal. Ito po, definition of terms, kasi gagawa ho tayo niya ng flowchart. Ito po kasi, mga ka-taxpayer kong minamahal, pag sinabi nating letter D, developer ho ang ibig sabihin yan. Ang developer, siya po yung nagtatayo ng subdivision, nagde-divide ng mga agricultural lot. At pagkatapos, yung mga maliliit na agricultural lot na yan, ibinebenta as residential or farmhouse o farmland. Farmlot ang tawag sa mga interested buyer. So, mag-iingat ho kayo dyan kasi may dalawang klase ng lupang binebenta. Yung sinasabi lang, naka-tax deck. Pag sinabing tax deck is tax declaration lang, wala ho yung titulo na galing ho sa Land Registration Authority o galing ho sa Register of Deeds. Mag-ingat ho kayo sa pagbili ng mga tax deck. Ang sabi ho na Supreme Court natin, hindi ho yan proof of ownership. Next po, yung pong R. Ayan, yung mga maghanda-handa kayo mga realtors at kayo po ay kasunod na i-audit na ng BIR. Pag in-audit ho kayo, i-audit po yung mga ahente na involved ho sa inyong operation. Ibig kong sabihin ng ahente, yan ho yung mga underlings ng ating mga realtor. Sila ho yung nangangalap ng benta. So, ito hong ipepresent ko sa inyo ay existing na nangyayari. At ito ho ay iniisa-isa, tinachani na ng BIR. Mag-ingat po kayo. Susunod ho yung owner. Pag sinabing O, owner po yon, may-ari ng lupa na maaring siya rin ng developer o mag-imimiari lang siya ng lupa. Gusto lang niya ibenta yung lupa niya para maging pera. Owner. Flipper. Ayan. Ang ibig ho sabihin ng flipper, eh hindi ho siya may-ari ng lupa pero marami siyang agents. Oh, karamihan ho ng flipper, eh yun ho yung mga realtor din. Na ang puhunan laway. O kaya ang puhunan, very napakaliit. At minsan, developer din ho sila. So, pag sinabi nating flipper, ito ho yung chinachane. Actually, ito yung hinahanap ng mga BIR official right now. At kung makikita nyo yung ka-taxpayer Facebook ko, nagpakita na ho ako ng ebidensya na 10 years ago, nahuli. 10 years ago, prescribed na nga, sabi ng iba, nahuli. May nahuli. Ayan, tingnan nyo lang yung ka-taxpayer Facebook ko para makita ho ninyo. At yung huli, yung buyer. Ito ho yung minsan nakagustuhan lang na magkaroon ng lupa, bili ng bili. So, bago kayo mga buyer, pumunta ho kayo muna sa mga pagkakatiwalaan nyo na lawyer o accountant o appraiser. Basta may alam sa lupa, pacheck nyo muna yung dokumento, pabalidate nyo. Ang tawag ho dyan is due diligence test. Due diligence test. Para ho, hindi kayo mawalan ng pera dahil lang sa inyong desire. So ngayon ito ho yung situation natin dun sa sinasabi kong una nating i-discuss tungkol sa mga realtors at agent. Kadalasan po mga ka-taxpayer kong minamahal, ang nangyayari hong flowchart o transaction, ito pong developer,
Eh, syempre, gagawa ho yan ng mga condominiums. Ayan, ha? Condominiums, o kaya magde-develop ng land, hati-hatiin. Ganyan po ang ginagawa ng developer. Kukuha ho yan ng realtor. Ayan. Minsan itong realtor company ho yan o corporation or partnership. Depende ho kung ano ho yung format. Pero ang laging kinokontak ko ng mga developer ay yung realtor. Itong mga realtor, meron siyang minsan na mga, sabihin na natin, 5,000 na agents. Ito ho yung taga-benta ng lupa. Ang tinahanap ng mga agents kung sino yung bibili ng lupa. Ang tawag ho sa bibili ng lupa, yun ho yung buyer. So, ganyan ho ang situation. Ang problem ho rito, wala naman sa buyer. Gusto ko lang makita ninyo kung paano ang process sa pag-negosyo ng mga lupain. Ang nangyayari ho minsan, itong developer, binabayaran yung realtor. Wala siyang pakialam dito kasi wala naman silang relationship. Ang may relationship itong dalawang to. So, itong developer, minsan magbibigay ng 10% commission yan dito sa realtor. O, bigyan ka ng 10% sa bawat mabebenta mo. Siyempre, yung benta nito ay benta ng realtor. Ayan. So, ngayon, itong realtor ngayon, para makabenta, kukuha siya ng 5,000 ang tawag niya na ahente. Ayan. 5,000 ahente yan. So, sasabihin ng realtor, o sige, bibigyan kita ng 9% ng contract price pag nakabenta ka ng land. Yun. Ganun ho nangyayari. So, ngayon, ito pong mga, pag nakabenta na ho, yung ahente, definitely, sa pangalan ho ng realtor yan. Benta ng realtor. So, kung nakabenta ho yung ahente, sasabihin niya sa, oh, nakabenta tayo, sasabihin naman ng realtor, nakabenta na kami. So, magbibigay ngayon ito ng 10% sa realtor at ito naman magbibigay ng 9%. Ibig sabihin, ang kinita lang ng realtor ay 1%. Ganun ho. Dahil ho, sa transaction hong ito ay kasama yung BIR, itong developer ay magbibigay ng 10% dito pero hindi buo. Magwi-withhold ng tax. So, makukuha lang ng realtor, sabihin na lang natin, ang makukuha ng realtor dyan, mga 9.5%. Yung 0.5% napunta na sa BIR, ni-remit ng developer. So, ngayon, ang matatanggap ng realtor, hindi naman buong 10%. Ileless dyan yung expanded withholding tax. So, pag nag-withhold ho ito, mag-i-issue ito ng BIR form 2307. Na ang composition ay nagbayad siya ng 10% sa realtor. Ito naman realtor na to, mag-i-issue siya ngayon ng cheque na halaga ay 9% dito sa ahente. Ito na ngayon ang problem. Itong mga realtor na to, na-discover ngayon ng BIR, hindi din i-declare ng buo yung nakasulat sa 2307. Namimili lang sila kung ano yung i-declare. Ibig sabihin, na-identify na ng BIR na itinatapon, actually yung 2307 na yan, pera yan eh. Pera, pambayad sa tax. Kaya lang, hindi nila ginagamit ng mga realtor, itinatago o tinatapon para walang ebidensya at i-declare lang nila yung 1%. Tama lang dun sa 1%. Kaya lang, mali ho yung presentation. Dapat, i-declare nila yung 10%, ile-less nila yung 9%, kaya totoo naman babayaran is 1%. Pero kailangan nilang i-declare yung 10, i-declare yung 9, para ho ang resulting difference niyan is 1%. Hindi kayo dederecho mismo sa 1%. So, mali ho yung ginagawa ng mga realtor. Ito ho, sa tingin ng ating BIR, ay tax evasion. Tax evasion. Dalawang klase ng tax evasion na ginawa ng realtor. Hindi niya dineclare yung 10% because ang i-dineclare niya lang is 1%. Tinago niya yung 2307. So, non-disclosure yun. At
tinago din niya yung binayaran niyang 9% sa mga agent. So, pag nagbayad ka kasi sa agent ng 9%, meron niyang expanded withholding tax. At pag may expanded withholding tax, tapos magre-release ka rin ng sarili mong 2307 at i-re-report mo yan sa BIR through 1604E. Yun alpalis. Eh, hindi ginagawa ng mga realtor yan. So, may tax evasion sa aspeto ng developer at realtor at may tax evasion din sa aspeto ng realtor at agent. So, dalawa yung klase ng tax evasion na ginawa. Of course, din natin dinidiscuss yung tax evasion naman ng agent. So, dalawang tax evasion na ginawa ng realtor. Nag-underdeclare siya ng sale, tinago niya yung 2307 na binigay ng developer sa kanya, yung binayad niya sa mga ahente niya, hindi siya nag-withhold ng tax at hindi niya rin dineclare. Saksakan ng dami ng problem. Unang problem, failure to supply correct information between the developer and realtor transaction. Kawawa ang realtor. Kasi yung developer, ide-declare niya diretso sa BIR na nagbayad siya ng 10% sa realtor. Pero ang realtor, ide-declare niya sa BIR na yung binayad sa kanya ng developer ay 1%. Therefore, merong mismatch. Merong disconnection. Yung isa, developer 10, yung realtor 1. Nawawala yung 9. So, papa-explain ng BIR yan sa realtor. Tax evasion na kagad yan. Tax evasion. So, under declaration of sale, more than 30%, 9%, 90% nga yung under declaration ng realtor. Eh, kung gaano niya kadaming, ilang beses niya ginawa yan, eh, yun yung number of counts. Pagdating naman sa realtor and agent, hindi naman niya siya nag-declare ng kita ng agent. Dapat dinideclare niya, oh, nagbigay ako ng 9% sa agent, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 5,000. Hindi niya dinideclare yun. So, tax evasion din yun. Because, hindi ka nag-withhold ng tax. Ina-expect ng batas na mag-withhold ka ng tax dun sa binayad mo sa mga ahente mo, 5,000 yan. So, presume na yung pera na withholding tax ang tawag ay nasa'yo. Since nasa'yo yung realtor, hindi mo dineclare. Tax evasion ka uli. Actually, sir, walang prescription. Walang prescription ang tax evasion. Ha, tatakbo lang ang prescription pag na-discover. So, nagsisimula na po, 10 years ang, kasi walang pera gobyerno ngayon, pandemic, may gera pa, baksak na baksak ang ekonomiya. So, tumitingin sila ng mga taxpayer 10 years ago. So, kawawa yung mga hindi nag-tax amnesty. At yung mga nag-tax amnesty na inulit pa rin yung mali nila from cut-off ng tax amnesty, kawawa din kayo kasi kayo yung hahabulin. Ang mata, ang microscope, ang teleskopyo ngayon ng BIR ay nasa mga realtors. So, mag-ingat ho kayong mga realtors. Sinasabi ko ho ito para ho, ayusin nyo na ho yung records nyo. Okay? Yung mga ahente, maghanda-handa rin kayo kasi walang magagawa ang mga realtors. Ire-require din ng BIR. Ginawa na ho ito ng BIR sa sa Central Bank. O sige, sabi ng BIR sa Central Bank, patawarin kita partially, pero ibigay mo sa akin kung sino yung mga nakatanggap ng pera mula sa iyo nung binili mo yung mga ginto. So ang ginawa ng Central Bank, o sige, ito yung mga supplier ko ng ginto, puntahan mo. O ito rin yung amount na binayad ko sa mga supplier ko ng ginto. So, hindi pinaguhuhuli yung mga supplier ng ginto. Ganon din na nangyari nung araw. Yung mga gasoline station, hindi rin nag-declare ng tamang income. Sabi ng BIR, mga gasoline refinery, bigay mo lang sa amin yung mga binili ng mga gasoline station sa inyo at pagbibigyan ko yung problema mo. O di, nagkaroon ng ex-deal, sabi nila. So, ibinigay yung mga listahan ng purchases ng mga gasoline station. Huli lahat ng gasoline station. Dito,
Since dalawang situations na ang nangyaring hinabol din yung mga purchaser, yung nakatanggap ng nakabili ng property o nakabili ng gasolina, ganun din ang gagawin dito sa mga ahente ng mga realtors. O yun yung mga sub, yung nasa ilalim, parang multi-level marketing lang naman talaga, MLM. So ganun ho yung situation natin ngayon. May kaibigan ho kasi tayo ngayon, ang tinatanong eh, paano natin ngayon, sir, matutulungan yung realtor? Yun tanong niya eh. Sabi niya, nako, hindi dineclare nung realtor yung natanggap niya sa developer. Ang dineclare niya lang 1%, eh dapat i-declare yung 10. Ano gagawin natin? At saka meron siyang 2307 na unused. Diba? Unused, hindi niya nagamit eh. So, ganito po yan, sir, kung mamarapatin po ninyo. I-declare ho natin ng tama yung dapat i-declare ng realtor. 10%, di-declare natin. Bayaran natin yung value added tax kung more than 3 million yan. Bago natin gawin pala yun, i-register natin. Late registration as value added tax. Di ba? Value added taxpayer. Number one, kung hindi pa value added tax yan, i-register natin late registration as value added taxpayer. Number two, i-amend natin ang 2550Q kung nakapag-file. Kung hindi nag-file, edi mag-file ng 2550Q sa mga taon na dapat mangyari itong pinag-uusapan natin. Number 3, i-amend ang 1701 or 1702, depende kung individual siya or non-individual, kung nakapag-file at i-declare yung sinasabi nating 10%. Of course, ilalist natin dyan yung binayad sa mga agents. And then, kung hindi pa nga nag-file, kung hindi nag-file, edi mag-file. Ganun lang kasimple. Ang gagamit, yung 2307 naman na tinatanong mo, ano gagawin natin sa 2307? Edi i-claim natin as deduction doon sa tax due. O di bumaba na ngayon yung tax due. Kasi ang tingin ko dyan, 5% or 10% ang withholding tax dyan. Sayang din yun, napakalaki nun. Okay? So, pwede natin gamitin dyan is combination. Okay? Pwede natin gamitin yung itemized, ordinary, allowable itemized deduction. Ordinary, itemized allowable deduction, eh, combine natin sa optional standard deduction. Pwede yun pagdating sa corporation. Pag individual naman, para walang sakit ng ulo, kung malaki-laki naman ang expanded withholding tax sa pamamagitan ng 2307, eh, di gamitin natin yung optional standard deduction. Ito masakit dito kasi kailangan din nating mag-file ng 1604E with Alpalis at kailangan din nating mag-release ng 2307 sa mga 5,000 agents niya. Maraming trabaho. Napakadaming trabaho. Pero yun lang ho yung solusyon. Follow strictly the law. Walahong shortcut. Ayan. So, moving forward, pwede ho natin gamitin yung triangular approach para ho mapababa yung tax. Pero hindi ho natin pwedeng gamitin yan, triangular approach, sa nakaraan, sa past tense. Ginagamit lang ho ang triangular approach para ho sa future. Para ma-resolve ho natin yung mga problema natin sa tax. Again, ulitin lang ho ninyo itong video to para makuha ho ninyo yung tamang gagawin. Mga realtors, gamitin ho ninyo yung inyong option, ang inyong power, ang inyong right. I-share nyo ho itong video to para marami ho makaalam. O mga agents, kung agent ka ng mga realty company, sabihin mo sa boss mo ano yung plano ng BIR. Ang plano ng BIR, ulitin ko, magkaroon ng tax evasion case ang mga realtors, magkaroon ng tax evasion case ang mga ahente ng lupa. Mula rito sa aking kinalalagyan, mga ka-taxpayer kumahal, sundan nyo ho yung susunod kong video.
Yun hong flippers. Ayan. Ano yung flippers? At saka land buyer. Ito ho ay totoong tax evasion na hinahabol din ng BIR. Flippers. Kilala nyo sarili nyo. Tungkol din ito sa lupa. Bumibili kayo ng lupa. Pero ang tawag sa inyo, ghost buyer. Ghost buyer. Mag-ingat kayo. Next steps to do. Number one, attend webinar. Pwede ho tayong mag-conduct ng company-wide webinar or sumali ho kayo sa public webinar. Number two, buy templates. Pwede ho tayong gumawa ng customized, tailor-made para ho sa inyong pangangailangan o yung pong gawa na ready to use. Number three, coaching. Turuan ko kayo ng bookkeeping, auditing, accounting, NOD, PAN, FLD, FDDA, assessment notices ng BIR. Last, number four, engage tax specialista on a project basis. Tawag na, call na. At para ho sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa taxation, manatili ho kayong nanonood, nakikinig at nanunuri sa aking ibang mga videos. Peace and happiness be with you mga minamahal kong ka-taxpayer for life. Masayang panahon po sa inyong lahat.